Tabik, tsaka sa lahat ng nakikinig sa iyo. Magandang hapon po sa inyo, Supremo. Opo, sabay opo. Makalaki pala ng lupa ninyo, no? sana kung totoo. Sana kung totoo, eh. Hindi totoo, eh. Yung nga ano natin, sana, eh. Sana all. Sana all. Eh, hindi mauwalam, eh, dahil kasi nagkakakontrol ng kontrobersa alang ano, tapos sa investigasyon dito sa Bambang Tarlac, eh parang may pogo pala din doon sa amin sa fora. Eh yung nga po, medyo may isang vlogger siguro na gagalit sa akin. Inuugnay ako doon, na akin daw yun, protector doon daw ako doon sa pogo, at yung lupa, akin daw, doon nakatayo yung building ng pogo. Eh, wala pong buong katotohanan yan at pinatunayan. Kaya sa investigasyon ng Senate kahapon, hindi ko po pinalampas yun. At inano ko po sa mayor dahil inibita po ni Senadora Lisa Ontiveros sa kanyang committee na patunayan ng mayor at ng municipal engineer na hindi akin yung lupa na 10 hektarya na kinatatayuan ng pogo. Sino po ba itong vlogger na to? At ano ang galit sa inyo? Eh, hindi ko po na masasabi. Basta dinemanda ko na lang. Baka sumikat pa, eh. Eh, parang gusto pa ata. Opo, dinemanda ko na para madala naman yung mga ibang vlogger na nagbabalita, nag-aakusa na walang katotohanan. Kawawa naman po. Isa po akong biktima dyan. Ang dami po kasing mga nabibiktima dyan na pinalilitaw ng sama-sama ang sama-sama ng taong na inaarata na wala naman siyang alam at walang kasalanan. Tulad ko rin po yan. Ibig niyo sabihin, pag may narate pala rin na beer house, na may mga nag-uupan, sasabihin yung beer house kay Lito Lapid. Tama po. Kaya yun pa ang sinasabi. Kaya hindi po maganda. Kaya nananawagan po sa mga ibang vlogger. Sana huwag naman ganon. Kawawa yung taong yan, inaakusahan nyo. Ang hirap po magpaliwanag, eh. Ang hirap pong ilinisin ang pangalan. Kaya po kahapon na hinamon ko na ng ano na pag ako sabi ko may kaugnayan at protector ako ng pogo at akin yung lupa at kinatitirikan ng pogo na building ay ako po ay handang mag-resign pag napatunayan na involved ako doon. Mag-resign ako bilang senador. Grabe. I'm sure siguro napapansin po ninyo, alam niyo may malisensya. Tama po. Marami naman po, kahit sa Cavite, sa ano, dami po pogo. Hindi naman natin alam kung illegal yan o legal. Hindi naman natin i-inspection din yan, eh. At kung mag-inspection ka na, hindi naman kayo magkakaintindihan. Di ba? So, katunayan lamang na hindi man lang kayo nakarating doon, hindi man lang kayo nakarating ng gate doon, ng tarantahan, at lalo hindi man lang kayo nakapasok doon. Tama po kayo. Hindi ko ako alam kung saan yung pogong yun. At yung mga building at saka yung lupa. Hindi ko po alam kung saan nakaano yan. Nakatiri ko. Malaki po ang gagampan ng papel nyo riyan kapag yan po inapunta sa gobyerno. Marami po pwedeng gawin dyan, Senator Lito Lapid. Opo. Sana po kung makukumpiska ng gobyerno natin itong building, sana po ibigay sa mga estudyante, mga gamit, o kaya gawin ng ospital. Dahil sayang po yung ano, yung building na yon. Eh, para magamit naman na sa magandang paraan, hindi sa masama. Oo. Yan ho bang kaso, na-file nyo na? Na-file ko na po. Hindi ko na lang po babanggitin kung sino siya. Sabi ko, di baling magalit ka na sa akin. Eh, mabuti naman at nagpaliwanag kayo. Mahirap po. Alam niyo kung magkamisan, hindi ko naman ilalahat. Pero kung magkamisan, medyo may mga sumusobra ang mga vlogger, eh. Hindi naman lahat, diba? Opo. Ako rin po naman, hindi ko naman ilalahat. Yun nga po, ito, sumusobra na. Kahit na, kita niyo po, in-involve si dating Governor Lilia Pineda. Ngayon, Vice Governor. At ang ating dating Pangulo, na si Gloria Macapagal Arroyo, eh protector daw kami, pati si Bong Pineda, sinasabi protector daw kami, sama-sama kami. Iniisaan pa ko kami lahat, eh. Hindi ba? Dahil ba pampang? Hindi ko kaya makatauhan ni Augusto siya nag-vlog na yan? Baka. Baka kakampi ni Augustus. Baka gustong umabol ng senador. Nakuha namin ang panig ninyo. At saka Diyos ko naman, eh, unang-unang magagalit yan. Pag sangkot kayo rin,
hindi ba ang mamamayan ng pura ang mga bumoto po sa inyo at patuloy na tumatangkilik po sa inyo, Senador? Oh.